Maya-maya, biglang napaluhod sa lupa ang mga nilang nayuna nang mula sa likuran ni Tara ay nagpakita ang gabay ng kanyang kwintas ng Dinoma, ang anak ni Bilyal na si Ilyana, kasabay ng pagbabago ng kapaligiran na nagkaroon ng mapulang kalangitan at maitim na kapaligiran. Matapos yun, nagsalita si Dara ng: "Mga kabagis, umpisaan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat." "Anong gusto nyo? Takasan ng kamatayan? O sumugan para sa kamatayan? Manili kayo." Wika ni Dara habang nakaturo sa mga nilalang ang katana. "Pasensya na! Patawarin mo kami! Pangako! Di na namin kayo gagambalain! Huwag nyo lang kaming patayin!" Pagmamakaawang tugon ng mga agaras na nabahag ang buntot nang makita ang batang Diablo sa katauhan ni Dara. "Siguraduhin nyo lang, natutuparin nyo ang inyong mga sinabi. Dahil kung hindi, tutugisin ko kayo kahit sa ang lupa-lupa kayo magtago. Sige na, alis na kayo habang nakakapagtimpi pa ako." Uwi ka ni Dara nang marinig yun ng mga nilalang. Mabilis na kumaripas ang mga yun ng pagtakbo. Samantala, habang nangyayari ang lahat ng yun sa paningin ni Raymond, buong-buo niyang nakita ang isang nilalang na merong malalapad na pakpak na may nag-aapoy na mga sungay ang nakasapi sa kanyang asawang si Dara. At ang labis pa niyang ipinagtaka ay kung papanong napalabas ni Dara ang engkantadong si Hermes mula sa kanyang katana, gayong nasa kaliwa ang tangang abilidad ni Dara. Paano nangyaring magkapareho ba kami ng aking asawa? Pareho bang nananalaytay sa aming mga dugo o ugat? Ang dugo ng Higlikas?" Tanong ni Raymond sa kanyang isipan na nagnanais ng kasagutan. Matapos makaalis ang mga nilalang na yun, kasabay noon ang paglaho ng engkantadong si Hermes. Subalit kinumprunta pa si Dara ng gabay ng Dignuma. Nagsasalita yun sa likod ng kanyang tenga na nagsasabi ng: "Tara, bakit mo pa sila binuhay? Nais mo ba kayong mapahamak? Ang mga kagaya nila ay walang isang salita. Babalik at babalik sila para sa nais nila sa iyong asawa. Babalik silang mas malakas at mas mapanganib na mga nilalang. Kapag namatay ka, siguradong igagapos ako ng aking ama sa mga nagbabagang mga kadena. Kaya, sa susunod, huwag mong bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng iyong mga kalaban. Kapag kaya mo na silang tapusin, gawin mo na kaagad ng walang pag-aalinlangan." Uwi ka ni Ilyana bago ito mawala sa paligid. Matapos ang naganap na mainit na engkwentro nila sa mga agaras, lumupasay si Dara sa lupa dahil sa nawalan ito ng malay na kaagaran namang nilapitan ni Raymond. Binuhat niya ito patungo sa loob ng kanilang tahanan at inihiga sa papag. Kumuha ng isang tuwalya si Raymond at binasa ng maligamgam na tubig at kaagarang ipinunas sa katawan ni Dara dahil sa puro lupa ang katawan nito. Makaraan na ang ilang oras. Umaga na noon. Nang nagmulat na si Dara, nahawak ni Raymond ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa kanyang tabi. Habang natutulog sa isang bangko, nakaagad na nagising. "Oh, Baal, ayos ka lang ba? Kumusta ka na? May masakit ba sa'yo?" Mga tanong nito sa kanya.
Ayos lang ako, mahal. Medyo masakit lang ang buo kong katawan. Nga pala, mahal. Alam kong nakita mo ang mga ginawa ko kanina. Tatapatin na kita. Ang aking amay isang gabunan na may kasanggang diablo. Pero mabuti naman ang kanilang hangarin sa sangkatao. At itong mga nagdaang linggo, ang anak ng diablong sinasabi ko ay lumapit sa akin para ibigay ang bagay na ito. Mga aswang ng ama't ina ko, mahal. Kaya di mawawala sa akin ang pagdaloy ng kanilang dugo na siya namang sapilitang binuway ng bagay na ito. Nga pala, mahal. Salaysay at tanong ni Dara kay Raymond sa maalumanay nitong boses. Ganun ba, mahal? Wala naman siguro akong dapat ipag-alala. Di ba, mahal? Batid kong maganda naman siguro ang hangarin ng nilalang na lumapit at nakipag-isa sa'yo. Siya nga pala. Yung tanong mo na kung sino ang nilalang na lumabas sa katana? Siya si Hermes, ang engkantadong tagapagsilbi ng mga kagaya naming may mga dugong higlikas. Nagtataka nga ako kung paano mo siya napalabas. Teka, mahal. Paano nga ba? Sagot ni Raymond. Di ko rin alam, mahal. Kusa na lang kasi siyang nagpakita . Nagulat din nga ako. San ba kasi nagmula ang katanang yan? Tugon ni Dara. Sa tanong na yun ni Dara, inalahad ni RM ang pinagmula ng katanang nasa pangangalaga niya. Ayon dito, na ang katanang yun ay isa sa mga kagamitang tinangan ng kanilang mga ninuno na ipinamana naman ng kanyang ama sa kanya bago ito pumanaw dahil sa komplikasyon sa puso. Ayon sa ama ni Raymond, na ang katanang yun ay sandatang napulot ng isang ermitanyo na bago lisanin ang mundo, sumumpa ito sa patalim na sasama ang kanyang kaluluwa dito para patuloy pa rin siyang makapaglingkod sa mga lalang ng Diyos. Ang katanang yun ay napunta sa ikalawang mundo kung saan nagahari ang mga engkantadong apoy na nagawa namang makuha ng kanyang mga ninuno. Ang katanang yun ay isang disenyo ng sandata na mula sa mga hapon na naiwan sa isang lugar ng ikalawang digmaan. Ganun ba, mahal? Kaya pala, nung hawak ko ang katana, yumayanig ang aking mga kamay. Dahil pala yun sa espiritu ng isang ermitanyo na naging San Telmo. Siguro, nung nabubuhay pang ermitanyong yun, tangan niyang mutya ng apoy. Kaya ganun ang kanyang anyo nung siya'y maging isang espiritu. Uwi ka ni Dara. Oo, tama ka, mahal. Mula nung mapaloob na si Hermes sa katana, di na siya isang espiritu, kundi isa siyang engkantado. Yang katanan din yan ang dahilan kung bakit di ako kayang galawin ng mga nilalang na humahabol sa akin. Pasensya ka na, mahal. Nadamay ka pa sa gusot ng aking nakaraan. Tugon ni Raymond kay Dara. Ayos lang yun, mahal. Ganyan talaga ang buhay. Dumadaan sa matitinding pagsubok. Hayaan mo, malalampasan din natin ang mga ito. Sa pag-uusap ng dalawa, matapos ng araw na yun, mabilis na nakabawi ang katawan ni Dara dahil na rin siguro sa dugo ng aswang na nananalaytay sa kanyang dugo. At doon ay napagkasunduan na mag-asawa na bumalik ng silay para doon tumira. Alam kasi ni Dara na ligtas sila kapag naroon sila sa lugar. Ngunit ng gabing natutulog si Dara, kinausap siya ni Ilyana sa kanyang panaginip. Isang babala ang kanyang hatid. Dara, kapag bumalik ka sa lugar ng iyong ama, magdudulot lamang ito ng isang malaking kaguluhan o isang digmaan, magiging ang nananahimik na mga tao sa bayang yun
ay maaapektuhan. Kung babalik kayo sa lugar na yun, magdadala lamang kayo ng mga nilalang na wawasak sa katahimikan ng inyong bayan. Kung may nais ka mang iparating sa iyong amang kabunan, sa akin mo ipadaan. Uwi ka ng gabay ng Tignum. Ganun ba? Sige. Pakisabi na lang sa aking ama na nasa mabuti naman kaming kalagayan dito. Huwag ka mo silang mag-alala ng aking ina. Uwi ka ni Dara dito sa kanyang panaginip. Kinabukasan, biglang nagbago ang pasya ni Dara. Di na muna sila babalik ng silay dahil sa babala nga sa kanya ng kanyang gabay. Sumang-ayon naman si Raymond. Kung ganun pala mahal, mapipilitan akong pasukin ang buhay ng isang antingero alang-alang sa proteksyon sa ating bubuhaying pamilya. Sagot ni Raymond. Matapos nitong makapagsalita, pumasok ito sa kanilang kwarto. Paglabas nito, may daladala itong isang maliit na baul na gawa sa tanso. Di ko alam na darating ang araw na kakailanganin ko palang mga bagay na ito. Itong mga iilan sa kagamitan na naiwan ng aking ama bago siya mawala sa mundo, kasabay ng kanyang kaalaman at iba pang mga agimat sa katawan. Uwi ka ni Raymond habang binubuksan ang baul. Ito ang medalyon ng Jehovah Sator. At ito naman ang libreta ng Sator. Para lang sa malakas na bakod sa katawan ang inaral ko mula dito. Dahil nga iniiwasan kong tahakin ang propesyong tinahak ng aking pinagmulang angkan. Pero di ko ata kayang manahimik at magsawalang kibo na lang sa pagkakataong ito. Dahil nahaharap tayo sa malaking gulo. Kaya Dara, mahal, pangako, kasama mo akong lalaban para sa ating pagmamahalan. Ano man ang mangyari. Salaysay ni Raymond na may kasamang lambing. Sa sinabing yun ni Raymond, isang mahigpit na yakap ang isinagot dito ni Dara. At pagkatapos ng araw na yun, sa halos 3 buwang nakalipas, wala namang nanggambala sa kanila. Ipinagpatuloy lang nila noon ang kanilang pamumuhay sa bayan ng Kanlauna. Pero nang isang araw, habang nasa merkado sila, may naririnig si Dara na nagkwekwentuhan tungkol yon sa isang pamilya na natagpuan ng mga walang buhay sa sarili nitong tahanan. Ayon sa kanyang mga narinig, halos di na makilala ang pamilyang yun dahil sa dami ng sugat ng mga ito sa katawan. Nawawala din ang iba sa mga lamang loob nito. At merong malalaking butas ang dingding ng tahanan nun na parabang pinasok yun ng isang mabangis at malaking nilalang. At ang lugar ng pinangyarihan ay halos 3 bahay lang mula sa tinitirhan ni Nadara. Dapat ba tayong makialam, mahal? Dapat ba nating tugisin ang mga nilalang na bumibiktima sa mga kababaryo natin dito? Tanong ni Dara kay Raymond matapos niya yung ikuwento pagka-uwi nila kinahapunan mula sa trabaho. Bumuntong hininga muna noon si Raymond bago sumagot sa kanya. Di ko alam, mahal. Dadami ang suliranin natin kapag nagkataong isang angkan din ang pinagmulan ng nilalang na bumibiktima sa kababaryo natin. Alam kong di mga agaras ang may gawa nun dahil di naman sila namamasok ng tahanan ng mga tao para mambiktime. Kung tama ang naisip ko, baka isang kurkur ang may gawa nito. Sagot ni Raymond. Kurkur? Ano sila, mahal? Tanong ni Dara. At sa pagpapaliwanag naman ni Raymond kay Dara, ang kurkur ay isang uri ng aswang na sa bayan lang ng Kanlaun makikita.
mas mapanganib ang ganoong uri ng aswang kaysa sa mga gabunang agresibo. At malakas din ang mga ito na kayang ipawalang bisa ang iilang inkantasyon ng mga antingero. Kung umaatake ang mga nilalang na yun, ay kasakasama lagi nito ang alaga nito na isang unlauna. At ang unlaun naman ay isang nilalang na may mahabang mga galamay. Makinis at makintaba ang mga maputlang balat nito na may payat na pangangatawan. Nga lang, ang unlaun ay walang mga mata at tanging pandinig lamang nito ang ginagamit para matunton ang kanilang biktima. At habang nagsasalita noon si Raymond, may isa pa itong baul na inilabas. Nang buksan niya ito, napatingin doon si Dara at nakita niya mula sa baul na yun ang dalawang patalima na nakasuksok sa iisang kaluban. Kinuha niya ito at maiging pinagmasdan. Hinugot niya ang talim noon at bahagyang iwinasiwa sa hangin. Mahal? Maaari ko bang gamitin ang mga bagay na to? Tanong ni Dara kay RM. Idolo ko kasi ang ninong ko pagdating sa paghawak ng dalawang patalim. Dagdag pa nito. Sige mahal. Yan din sana ang plano ko eh. Ang ihanap ko ng angkop na sandata para sa'yo. Pero kung nais mo nang gamitin ng mga karambit na yan, wala na akong dapat halungkatin pa sa baul na ito. Tugon ni Raymond. Pagkatapos naman ng gabing yun at usapan ng mag-asawa, kinabukasan sa merkado, habang sila ay nagtatrabaho, may naamoy si Darang kakaiba sa paligid. Naamoy niya yun nang may napadaan sa harapan ng kanilang tindahan na isang lalaking nakasuot ng pambukid na damit. Napansin niyang sumulyap yun sa kanya na may mga mapupulang mata. Medyo napatulala nun si Dara. Ngunit di naging klaro kay Dara ang pagmumuka ng taong yun dahil sa suot nitong salakot na gawa sa dahon ng pandana. Ngunit, Dara, iya, may bumibili. Wika ng kanyang amo sa kanya nang may bumibili nga na di niya napansin. Pasensya na ho. Tugon ni Dara. At pagsapit ng gabi, nasabi ni Dara kay Raymond ang patungkol sa panauhin. Nagulat noon si Raymond sa sinabi ni Dara, kaya agad nitong inihanda ang kanyang mga gamit. Inabot niya din kay Dara ang mga karambit habang nagsasabi ng, Mahal, maganda tayo. Ikaw, minarkahan ka ng kurkura. Ikaw ang nais nitong isunod sa kanyang magiging biktima. Hindi tayo magkakaroon ng mapayapang gabi sa oras na ito. Nababahalang wika ni Raymond. Pag nagkataong sumalakay ang mga kurkura, kailangan nating maging maingat sa bawat galaw na ating gagawin. Dagdag pa nito. At ako pa talaga ha? Humanday ang kurkur na yan. Kahit anong klaseng nilalang ang demonyong yan, hindi ko siya aatrasan. Sa mga sinabing yun ni Dara, sa isip naman ni Raymond, napakatapang talaga ng asawa ko. Nakakamanga. Pag nagkataong niloko ko ito, siguradong lagot ako. Pero di mangyayari yun. Mahal na mahal ko si Dara. Kahit anak pa siya ng isang kabunan. Bulong-bulong niya sa kanyang isip. Makaraan ang ilang oras habang maiging nakikiramdam ang mag-asawa habang humihigop ng kape. Nakarinig sila ng huni ng isang nilalang. Huni na kanilang naririnig. Sumenyas nun si Raymond kay Dara na nandun na ang kurkur malapit sa kanilang tahanan. Kaya naman na bago pa wasakin ng nilalang ang kanilang tahanan na matapang nila itong nilabas. Paglabas ni Dara, kunot-noo itong sumigaw sa paligid. Nasaan ka? Hayop ka! Demonyo ka! Pagtatangkan mo pang buhay ko! Sige, subukan mo at magkaalaman tayo! Magpakita ka!
sigaw ni Dara sa paligidan. Si Raymond naman noon, maigi lang na nagmamasid habang hawak ang katana. Maya-maya pa, isang maputla at may mahahabang mga galamay ang sumunggab kay Dara. Di niya yun kaagarang napansin, kaya nagawa siya nitong daragin sa lupa. Nang mapansin yun ni Raymond, "Mal!" sigaw nito. Ngunit nang akma na niyang lalapitan si Dara para tulungan, may kumalmot sa kanyang likuran. Napasigaw siya nun dahil sa hapde ng sugat na kanyang tinamo. Pagtingin ni Raymond sa kanyang likuran, tumambad sa kanya ang isang mabangis na kaanyuan ng kurkura. Tumutulo ang mga laway nito mula sa kanyang bunganga habang nakalabas na ang mga ngipin at nagaangil. Pagharap doon ni Raymond, agad siyang napaatras habang hinuhugot ang talim ng katana. Habang ginagawa yun ni Raymond, nagulat siya nang makita niyang may nagtatalsikang mga baga habang marahan niyang hinuhugot ang katana. Samantala, nang makita ni Dara ang sugat ni Raymond sa likod nito, mabilis na umitim ang kanyang mga mata at gumapang sa kanyang mukha ang mapupulang ugat. Agad niyang tinadyakan ang unlauna. Kaya nagawa niyang makatakas sa pagkakadarag nito sa kanya sa lupa. Pagtayo ni Dara, mabilis pa sa patak ng segundo. Nasa harapan na kaagad siya ng kurkura. Hawak niya pareho ang karambit na parehong nakatutok sa liig nito. Merong nakakapangilabot ng ngisi nun si Dara habang nagsasabi ng, "Kahanga-hanga ka, kurkura. Diluin mo. Ginawa mo kong biktima ng di naman lang inalam ang aking kakayanan." Salita ni Dara sa dobling tinig nito. Ngunit di niya nakitaan ang pagkatinag ang kurkura. Sa halip ay mabilis nitong iwinasiwas ang mga braso nito para saksakin siya ng mahahaba nitong kuko. Nang sandali namang mabunot ni Raymond ang kabuuan ng talim ng katana, nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla na lang itong magliyab. Tapos ay kusang humarap ang kanyang katawan sa kanyang likuran at doon ay tumambad sa kanya ang unlaon na aatake na sa kanya. Ngunit nang itutok ni Raymond ang talim ng katana sa unlauna, bigla na lamang yung di nakagalawa.